AKS Elementary School Bus Reunion po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga lolo. Most especially po sa ating wow, sa ating teacher na si Ma'am Mendoza. Kunin niyo naman po. Kaganda naman ang visit na natin siya ng ano dahil sa dami ng teacher natin. No? Siya lang naka-attend. Diba? At malakas pa siya. 84 na si Ma'am pero ang memory niya. Pero nakakatanda pa rin siya. Naalala niyo ba nung hindi pa ko sino yung teacher na pag hindi tayo nag-aral eh namumurot sa singit? Ay, Mela! Ah, di ba? Do you remember din niya? Alam niyo kasi na yan? Si Mela. Ah, di ba? Pero siya yung teacher na pinakamabed sa inyo? Si Ma'am Sinayda Torres. Oo, oh, parang hindi. Siguro naman marami sa atin natuto dahil sa kanila, sa pangalawang magulang natin. Mendoza, marami tayong natutunan sa kanya. Castañeto, anong ginagawa ko sa atin yung si Castañeto? Masungit. Ha? Di ba siya yung pinakamasungit sa ating teacher? Pag nandyan na, di ba nagtatakbuhan na kayo, di ba? Nagtatago na kayo. Paparating pa lang si Ma'am Castañeto, natatakot na kayo. Ha? Di ba kahimik na tayo lang sa klase? Music! Home Economy! Di ba? Natin na tayo nag-aaral, pag iba pag nare-recall natin, di ba ang saya? Di ba? Parang gusto natin balikan. Kaya natin po, hinubog itong reunion na to. Ito yung second po natin. Reunion. Kahit po wala kayo. Dadalhin. Ang kailangan lang po yung presence niyo po. Yung ngayon po, nasasanay na rin po. So, hindi ko na po patatagalin itong ating maraming maraming salamat po kayo sa ating mga supporter. Lalo-lalo na po sa inyong mga naka-attend. Welcome po sa 1985 Bots Reunion KKS. Maraming salamat po. Yan, yeah, maraming salamat. Salamat, Nate Rex Aquino. Wala naman yung magro-roll call sa atin. Sino nang magro-roll call? Siyempre, voice. Dahil ko konti. Si Nate Rene Sinangelo. Buhay pa ako, buhay! Buhay ka! Channel to, isusubscribe nyo. Ha? Kay... Buhay ka, buhay. Yan daw yung pinakamayaman natin, Kate. From isang mayaman. Hindi mayaman. Sa GC. Ayun. Subscribe noon Florentino na po ngayon. Ano siya ngayon? Si Mae Ronaldine Martinez. Martinez pa rin ba? Oria. Aluya. Ayun, esimado na siya. Pa rin. Tabilina pa rin. Sabi niya, Tabilina, malalaman na. Best na po siya ngayon, Valde. Sikat na siya ngayon. Padilla, Sen. Kaya ano mo siya ngayon? Ayan, Gutierrez. From Nueva Vizcaya. Yamin na siya ngayon. Ano ang pabihin mo, May? O, ligan na, ligan. Ayan. Thanks ang privilege na pagdami ng panahon na, nagdaan, ngayon lang tayo nagkita-kita.
pinagpapasalamat at ako'y hindi ninyo pa nakakalimutan. Sa dami ng nagdaan taon, bihira ko na kayo nakilala. Wala na ang mestra niyo. Asungit. Nababatulang. Sinasabi mo lang na hindi masungit, hindi lang morot. Pero sa inyo lang. At unang pakikita natin maulit pa. Tayo sana'y gabayan ng Panginoon na tayo ay bigyan ng mabuting kalusugan. Although marami na rin mga pumanaw na mga anhan natin, pero pasalamat pa rin tayo at tayo ay may lakas pa at buhay. Sa ulit, ako imaasahan na nasa gabay kayo ng mabuting puon. Mahalin ang pamilya at tayo ay magmamahalan sa isa't isa. Marami na ako, hindi ko na tatagalan ang ating pagsasalita. Maasa lang ako na mabuting mga magandang araw at sa mga sa inyong lahat. Hello na lang po muna. Makaling yan eh. Umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Rene Serangelo, taga Barangay Malikla. Alam ko, dalawang buwan lang na nag-grade 5 ako ng kita-kita. Pero salamat naman na tinanggap niya ako sa batch 1985. Ito ay aking pinagmamalaki na kahit papano, kahit hindi ako nag-graduate sa kita-kita, at nakilala ko naman yung tatlong Maria, si Ronaldine, si Evelyn at si Gina. Di po ba? Yan ang talagang magkakasamang tatlo. Yung takbo ng aking buhay, hindi ko masasabing kulang at hindi ko naman masasabing sobra. Katamtaman lang. Pero sabi nila, yung mga mayayaman, sana lahat tayo maging mayaman. Para sa sunod na maging reunion, medyo maging class ka nga. Si Matrix, nung aking naalala yan, nasataya ko na ako nung kami nagkikita sa Cebu. Kaya sa mga hindi ko nakakilala sa akin, siguro pagmasdan nyo na po at medyo ang aking kulay medyo naglalaban-laban yung punti at saka yung itin. Sa aking misis kanina, bago ako umalis, nagtataka sila kasi sa Tayabo ako yung presidente ng batch 1985 doon sa barangay Tayabo. Sa ako yung ginawa nilang presidente kung ano po yung talagang maganda para hindi po yung hindi natin alam kung nagkukulang ba tayo sa pagbigay, sumusubra tayo sa pagbigay. Pero kung yung nakakarami naman na puno yung bulsa, wala namang problema yon. Kaya titingnan po natin dito yung mga kasamahan natin na medyo nabibitin sa financial. Abutin po natin yung kanilang kakayahan. At pinagmamalaki ko nga kaya sa sarili na maraming salamat sa pagtanggap nyo sa akin. So magandang wala pong bulis nga para nyo. Sana daw. Paano siya naging... Closer Walter, excited ka? Ano number ka ba? Central, ayan, ganito din kami sa Central na napaka-active din po ng aming reunion ng batch 1985. Pero ano, sobrang dami kami. Tayo, ano lang, parang one-fourth lang tayo. Ano po ngayon, Florentino na ako ngayon. Ang napangasawa po ay taga Quirino Province. Ayan, siya po ay nasa BGMP na po siya, sa Bureau of Jail Management and Penology. Meron kaming tatlong anak. Ayun, yung bunso ko si Ann. Ang panganay ko po ay nagtatrabaho na sa Lumina. Yung pangalawa ko, may special po ako. Special siya, 19 years old.
in zero. Zero siya. Ayan. Pero nakakalakad po siya, yun lang. Yung ang na-damage po sa kanya ay yung kanyang left brain, kaya ang kanyang speech and yung dito, yung sa paghahawak ng mga ano, hindi siya nakaka... Nasa Mount Carmel pa rin ako, teacher pa din po. Pero teacher ako sa Mount Carmel, pero nurse as profession po ako. Yun na, doon na kasi ako nagmulat. Parang nasarapan po na kasi ganun naman, kahit ano naman ang profession natin, kung saan ka dadalin, di ba? Kung saan ka maligaya, doon tayo. Eh, naging maligaya po ako, kaya hanggang ngayon, nandun pa din. Sa 25 years na po ako sa Mount Carmel. Ganun na po ako doon katagal. 25 years. Silver na ako doon. Malapit na din po yung asawa ko, yun. Nasa bureau nga po siya. Ang buhay namin ngayon, medyo ano na, ano pa lang, nasa Gibran pa lang. Ayan, maraming salamat po. Ako pala si Walter Sintadilla. Yan pala noong 1972. Yan lang, salamat. Ayun, naka-face mask ko, masakit yung dila ko. Maganda umaga po sa ating lahat. Ako po si Teresa Sumera. Ay, magkasumero pala. may tatlong anak. Nakatira na po ako ngayon sa Malasin. May mga asawa na po yung mga tatlo pong anak. May mag-aapat na yung apo ko. Ano pa ba? Ano pa sasabihin ko? Wala po, wala akong masabi. okay na yun. Thank you. Ako nga pala po si Jordan Bautista. Kaya nga. Ganito po. Nangyayari sa akin, mga hirap mang anuhin. Pero nakakaya lang kung bagitin ko yung mga karanasan ko. Hindi ko po, hanggang sa ngayon, mahirap pong ipaliwanag ngayong kalagayan ko sa buhay ko ngayon. Mahirap man, pero kakayanin ko. Siguro, alam nyo na yun yung nangyari sa buhay ko. Amerikano yan! Malandang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Ay, ako po ay may dalawang anak. Isa na po kayo, hindi pa po mahilig magsalita sa ganito. Nahiya po ako. Meron naman po akong dalawang anak, may isang teacher po. Meron po akong, hindi man po ako nakapag-aral, pero may mabuting trabaho ako, aking asawa. Trabaho po siya dyan sa City Hall. Ako nga lang po, hindi nakapag-aral. Pasensya na po kayo. Ako po ay isang partner girl pa rin po. Hindi nagbabago, mahirap pa rin po. Kaya ito, hindi umaangal. Natutuwa pa ako sa ating mga kaklase na mga sponsor na nangihilig ako. Na malayaman na. Hindi sila nakakasigot. Napakasalamat po ako sa mga sponsor, si Aurora Do. Maraming maraming salamat. Nagtatampo at hindi ba lang nababanggit daw ni Mitrek. Hindi ba lang po nila nababanggit daw ang ating driver, sabi niya. Kaya siya lang daw ang hindi nababanggit ni Mitrek. Yun lang po. Sabi po nila, ako raw po pinakamayaman, hindi naman po totoo. Kaya sa susunod po mag-organize ng bus natin, sagot ko po yung baboy. Hindi naman po totoo, ako yung mayaman eh. Mayabang lang. Yun po mag-organize, akin po yung baboy. Promise ko po yan. Kung gusto mo nyo ko sa kapatulayan na mayabang ako, kahit po ngayon, bibigay ko na yung bayad. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ako po ay mayroong tatlong anak, isang kalahating lalaki at isang kalahating babae.
malambot po yung panganay ko eh. Kaya po, ganoon, tigisan ka lahat eh. Yung po eh, doon sa tunay kong asawa. Ako lang po, joke lang po yun. Yun ang ganto lang po. Yata mo na ako, parang nahihirapan yata ako sa lahat. And una po sa lahat, ay natutuwa po ako sa araw na ito dahil kahit na in-expect po namin na 59 yung a-end sana. Pero inulang pa tayo sa 40. Baka po sakali hanggang mamaya may umattend pa. Si Maminda po, kausap ko po nung isang araw, hindi po talaga makaka-attend kasi dumating yung asawa niya, sinalubong nila kahapon. Kaya syempre, get together muna sila ngayon. Si Ma'am Toralba po, pinuntahan din nila Ms. Rona at saka nila Ms. LB kahapon. Nag-confirm naman daw po na pupunta, kaya lang hindi ko lang din alam kung bakit hanggang ngayon wala pa po siya. Baka sakali. Yung nag-iisang karpyo ng pala sa bus. Palabas pala sa pasya, tiga Manila din. Nagkaroon po kami ng tatlong anak, isang babae. At iwasan na lang po natin yung pagiging mahihiyain natin. Pakisabi na lang po dun sa mga kapitbahay natin na hindi naka-attend, sa mga barkada natin na batchmate din natin na hindi naka-attend ngayon, na sana po sa susunod, umattend naman sila. At nararamdaman naman natin ngayon na tayo ay pantay-pantay lang kasi nakita naman siya habang nandito pa tayo para makasama din natin siya. O yung mga batchmates sana natin, sana mapanoodin niyo yung vlog ni Kagawad Ronald. Umattend kayo, mahaba pa yung oras natin hanggang mamayang hapon pa tayo dito. Subscribe. Wrong TV Pangan. Wrong TV Pangan. Oh, yun. Hello. I mean, discovery kayo. Sige, napahaba nila tayo kung pagsasalita ako. Kaya medyo sumasarik yung kilay kung pagsalita ako ng salita. Ganun na lang po. Sumobra ka talaga sa oras, ha? Ganun talaga sa na hindi naka-attend. Kausapin na lang din natin. Tulong-tulong po uli tayo para mairaos natin itong ating reunion ng batch 1985. Thank you po at maraming salamat. Mabuhay po tayo. Batchmates, muna po sa lahat. Salamat po kayo no. Ma'am Remedios Mendoza. Wala po ang kasiwan. Sir Belwan. Ay, eh sorry. Nalala ko kasi dati nung unang reunion natin eh kasama natin doon sa Europe na to. Hindi walang matatag, walang taon eh. Ang lalaki. Sa pangasawa na yung dalawang babae, yung dalawang binata ko na lang po ang wala pa. Pero sa kakusunod ni Iman, nandumun ako sa lupaw. Nakatira na yun. Sasaka lang. Yan lang ang habis ko ngayon eh, may pero ektarya naman. Yung lahat ng Remedios Mendoza, maraming salamat po sa pagpunta. Martinis pa rin kasi hindi naman ako kinasal. Yun, naman pala eh. Yes, yeah, single. May pag-asa pa rin. Yung unang asawa ko kasi naghiwalay kami kasi nga babaero, kaya yun. Oh, yung mga babaero dyan. Nung kami ng tatlong anak. Magbago na yung mga babaero. Dalawang babae, isang lalaki. Pagkasama-sama ka ng magandang lalaki, tapos magbabaero. Call center, pero nag-aaral pa rin siya. Kasi gusto niya talaga makapasok niya. Makatapos ng pag-aaral. Kumukuha siya ng electronics and communication engineering. Kaya sabi niya, isang taon na lang ma at makagraduate na ako, sabi niya. Medyo makakatulong na, sabi niya. Yung isa naman, nakagraduate na rin ng
business administration. Nagtatrabaho na rin siya sa Manila. Sa Pasig. Yung bunso naman namin, sa una, second year college ngayon sa CLSU, kumuha na ng tourism management. And then, sa pangalawa ko, meron kami, nagkaanak kami ng isang lalaki, grade 8 siya ngayon. Anong pamilya? Pamilya Andin, taga Tayabo. Nakala mo yung palit. Andin. Kilala mo yun eh. Naman, okay naman ako. Good point. Yes, WC 6 years. Okay naman kasi masaya naman ako kahit konti lang sa allowance. Masaya naman ako na nakakapagdito doon sa mga barangay, kasona. Yung mister ko naman, driver siya ng mga madre. Okay naman yung buhay namin, hindi naman mahirap, hindi naman katamtaman lang. Okay na sa amin yung, okay na yung sapat. Siguro, masaya na rin kasi nga may anak na rin naman ako nakapagtapos at nakaka-travel na rin yung isa. Ito na ako sa ganun. MMK naman pala live. Ngayon natin na yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ating mga batsmate lahat, Ma'am Remedios, magandang umaga po sa ating lahat. Pinatapa yan! Rapat nga akong magsalita eh. Hanggang ngayon eh, ito pa rin po si DJ. Hanggang ngayon, sumigil, alongside ka. Hindi ko nakahaba naman. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa ito. Swerte ako dahil may mga classmate akong kagaya niyo. Salamat. Ako po si Lorena Makairap Oria. Na anak. Ayaw mo yan! Ngayon graduating siya sa UP Las Cañas. Lahat sila UP. Hindi pa naman po pinag-aaral. Kaya kabugla o tulis ang lahat mo. Okay lang. Okay lang. Oo, oh, dalawa na yung kapo. Okay lang. Paubos yung pabayong. Ngayon po, ang buhay ko malungkot. Masaya. Malungkot na masaya. Yeah. Bakit malungkot? Hindi ko kayo nakakasama lagi. Di ba? Kasi hindi ka makaalis ng trabaho, gusto mo pumunta sa mga gathering na ganito, wala. Kaya ko sinabi yung malungkot na masarap. Masarap naman, meron kang pera dahil naku-work ka. Yeah. Tie pa rin, tie up pa rin. Bawal. So maraming salamat po sa inyo lahat. Classmate, mga Mendoza, kumusta na po kayo? Hindi kasi ako sana yung magsal. Alam niyo naman ako, mahigain pa ako. Ang napangasawa ko ay taga Kabanatuan. Pero yung asawa ko, may edad na ahit siya sa akin ng 14 years old yata. Meron kaming dalawang anak, dalawang babae. Yung aking panganay, nakapagtapos na namin, Waipiri, sa kasalukuyan. Ano siya, nasa panakang ilang kaswal. At yung pangalawa kong anak, eto nga, itong inaalagaan ko, first year college sa Bor. Pero ala siyang kasawa. Ibig sabihin, tinanggihan po siya ng lalaki.
Ewan ko ba? May itsura naman yung anak ko, kaya lang ayaw. Mas ayaw ko naman sa kanya kung ayaw niya sa anak ko. Kahit kailan. Hanggat nabubuhay naman ako, ayaw ko sa kanya. Hindi naman yung anak ko ang nagkaganon. Marami naman at hindi lang naman siya. Virtual college. Nandoon yung puso nila na para magkaroon ng pagkakataon na magkita-kita. Dito nga sana hindi lang ito ang mga susunod pa na pagkakataon na magkaroon tayo ng reunion. Gaya nga ng sinabi ni Mitchan na tatandaan ko na talagang sagot niya yung isang baboy. Oo, pastora! Siguro nga